Hi guys, welcome to my vlog again. Baka arasin di ko. Dilim. So lalagyan natin siya ng 1.2 liters mga kapatid. Hi guys, welcome to my vlog again. So ayan, we're going to Mina. Kaka-out lang natin from work guys, and prepare na tayo, going tayo ngayon sa church for we will attend a prayer meeting. So kailangan may, yun nga sabi ko nga, kailangan always tayong may time sa Panginoon mga kapatid. But for now, bibili tayo ng pasalubong kay Mrs. kasi nandun siya ngayon sa Mina, naghihintay. Nandun siya kay Indigo, shoutout Indigo, yung pamangkin kong makulit. May tinapay na ako dito, nakabili akong tinapay. So bibili na lang natin ng pampares na soft drinks. Baka may ka mo sa plastic lang. Ah, may nag-viral nga pala guys, ano, tungkol doon sa bata na uminom ng energy drink and then natulog siya. Actually mga kapatid, ang energy drink, meron naman talaga yung mga chemicals mga kapatid na hindi po makakabuti sa katawan. Lalong-lalo na guys kapag ikaw po ay hindi naman nagtatrabaho. Kaya nga siya tinawag na energy drink kasi iniinom siya mga kapatid every time na kailangan mo ng extra na lakas, no? Pero kapag iinom ka ng energy drink and then matutulog ka mga kapatid, makaka-epekto po ito sa daloy po ng iyong dugo at magdudulot sa iyo ng kapahamakan. So, kaya kailangan mga kapatid, huwag tayong iinom ng energy drink pag tayo patulog or hindi naman tayo nilalabasan ng pawis mga kapatid o hindi tayo pinagpapawisan. Huwag tayong iinom ng energy drink mga kapatid. So, we are going now to church, but for now, tayo mga kapatid ay pupunta kay Mrs., no? Pagod yun. Nagbabantay kasi kay Indigo. Siya, kasi yung mama ni Indigo na nagtatrabaho ng call center mga kapatid. So kapag gabi, talagang walang tulog. Kaya umaga siya natutulog mga kapatid. Doon natin kinakailangan si Aisel, yung aking pong asawa. So, meron akong tinapay na dala. So may pantulak na rin. Ibigay natin to kay Mrs. guys para kahit pa paano mawala din yung pagod niya kasi mabubusog siya, di ba? Kung sabi nga ng mga kasabihan, akito a man's heart is his stomach. So sa akin naman, aki para hindi sumpungin yung asawa nyo, pakainin nyo. Kapag gutom kasi yan, lahat maiisip niyan mga kapatid, magagalit niya ng parang walang rason, magkakaroon niya ng mood swing. Yung kahit siya mismo, hindi niya alam kung bakit siya galit. Ganun, tingin ko ganun ata lahat ng mga babae. Hindi naman siguro lahat, pero kadalasan mga kapatid. So kayo girls, kapag meron kayong boyfriend o husband na iniintindi kayo in your mood swings, huwag niyong iwan yung lalaki na yan. Kasi yung lalaki na yan, handa kayong ipaglaban ng patayan niya, huwag lang kayo mawala sa kanya. Ay, kimino, tonic. So, ang Panginoon naman kasi mga kapatid, sabi sa Biblia, lalagay ko na lang dyan sa screen yung context kasi nakalimutan ko kung saan makikita. Pero sabi dyan mga kapatid, enjoy life with your wife. Kailangan intindihin mo o i-enjoy mo yung buhay kasama ang iyong asawa mga kapatid. Kasi, yung asawa natin guys, yan yung palagi nating nakakasama araw-araw, no? May panahon kasi mga kapatid na yun, pagod ka sa trabaho, pag uwi mo, parang wala ka ng gana mag-enjoy, no? Tapos inaaway mo na yung asawa mo. Same goes to the wife mga kapatid, no? Kahit gaano kayo kapagod, kailangan magkaroon pa rin tayo ng time para intindihin at mahalin ang ating mga husbands mga kapatid, no? Dito muna tayo dito kasi aangka sa akin si mother. So ayan guys, andito tayo ngayon sa bahay namin sa El Montilla. Kung kita nyo, nasa gitna tayo ng palayan. Ang palayan doon ito, mga ano, tubo. Ayan.
Because Negros Occidental is sugar capital of the Philippines, guys. So, hinihintay ko si mother, yung mama ko. So, sasama siya. Papunta, guys, sa church. And then, pupunta tayo muna sa kay Indigo. Andun si Mrs. ngayon, eh. Binabantayan niya si baby Indigo, guys. Ito nga pala mama ko, guys. Ara si Indigo. Indigo. Bye bye. Lakat na kami. Gina pa to sa koy? Dito na tayo, guys. Kanto kami to kay Indigo. Hoy ka to. Guys, let's go. Tapos na yung simba. Dilim. Dilim, guys. Ang dilim. So, ganda. Blue, red, green. Okay, yan. Maraming salamat sa panonood. Kung hanggang dito nanonood ka, ibig sabihin solid ka. Kung solid ka, can you please comment down below? Solid! At yan guys, naka-uwi na tayo from church at pinagpahingalan natin sandali yung ating Mojo 200, tapos din ray na natin ang kanyang oil. Kung nakita nyo, may tumutulo pa, so mamaya na natin lagyan. Ito nga pala yung ginagamit ko, guys, Avulin. Ang oil ng atin pong Mojo 200 ay 1.2 liters, mga kapatid. So, kulang yung isang litro, sobra yung dalawa. So lalagyan natin siya ng 1.2 liters mga kapatid. So may matitira pa dito. Tago lang na natin mga kapatid sa susunod nating pag-change oil, no. Ayan, hintayin na lang natin 'yan. At maraming salamat nga pala sa panonood niyo nating vlog. At God bless inyong lahat. Always remember, enjoy life with your wife, no. And God bless inyong lahat. Peace out.